Hello mga friendship, kumusta kayo lahat? Nandito na naman ako. Yes, katulad ng sabi ko, yung epekto ng coronavirus dito sa Italia ay malala na rin. Yun. Katulad nga kaganina, day off ko sana, lalabas ako. Pero natakot akong lumabas. Kasi, paglalabas ka pala ngayon, eh kailangan meron kang certificate kung saan ka pupunta. Eh, wala ako nun. Kaya, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Buti na lang meron akong kapitbahay na Pilipino dito sa building namin, dito sa work ko. Ayun. Dahil, pagkahalimbawang lumabas ka at wala kang certificate ng paglabas, eh, magmumulta ka. Sabi nila, magmumulta ka daw ng 206 euro. Kaya yun, kaya natakot akong lumabas. Nakabihis na ako, lalabas na sana ako. Buti nakita ko yung kapitbahay namin dito. Eh siya, meron na pala siya ng certificate. Kaya ang ginawa ko sa kanya, nagpagawa na rin ako. Buti hindi agad ako nakalabas kasi sabi nila, meron daw mga nag-i-inspect sa mga bus na ano, na ganun nga, pagka wala kang certificate ng paglabas. Dahil bawal nga lumabas eh. Kung maglalamyerda ka lang o kung saan ka pupunta magpapasyal-pasyal, bawal yun. Bawal na lumabas dito. Kung importante lang yan, pupuntahan mo, yan. Pwede ka lumabas. Pero kung maglalamyerda ka lang tas wala kang ano nga, certificate. Kaya ito, buti na lang na nagawa ako ng certificate ng kapitbahay namin. Yan. Ito siya. Ayan. Yan. Buti na lang meron. Kung hindi ako makakalabas. Day off ko pa naman kaganina. Pero nung nag-day off ko, hindi naman kami na masyala. Stay at home lang din kami ng kapatid ko dahil nakakatakot na. Saka malala na rin talaga dito yung sitwasyon. Kanina nga sumakay ako sa bus, walang ganon tao. Wala. Ilan lang kami, siguro tatlo lang kami. Dahil takot na rin yung mga ibang lumabas, yung mga ibang Italiano, takot na rin sila lumabas. Kaya walang masyadong laman yung bus. At buti na lang, wala ding nag-inspector ng para dito nga sa certificate. Wala naman. Ayun. Tapos kakanina nga yun, nadaanan ko din. Lockdown na lahat dito, mga friendship ko, mga negosyo. Kaya yung mga ibang ano din, mga ibang empleyado, hindi na rin pumapasok. Tsaka dahil nga natatakot din sila lumabas. Dahil nga dyan sa coronavirus na yan. Kaya yun. Walang masyadong tao dun sa kalsada kaganina nung lumabas ako. Dahil nga nakalabas na rin ako dahil meron nga akong certificate. Walang masyadong tao sa kalsada. Sa mga bus, walang masyadong nakasakay. Aalog-alog kami doon kaganina. Tsaka yung pag may nakita ka, tsaka karamihan din mga nagsusuot na rin ng face mask. Dahil, ayun nga, pagka nag-ano sila, naglalakad-lakad. Pero bihira na rin makakakita ng mga tao sa labas. Kaya, ayun. Pero ang mga yung mga negosyong iba, mga sarado, pero karamihan talaga sarado. Ang mga bukas lang dito, yung supermarket, yung pharmacy, yung post office, at saka yung, ano ba yan? Yung banko. Pero sa post office, half day lang sila. Half day lang ang trabaho nila. Yun, dahil takot na rin sila. Ayan. Tapos sa supermarket, pagkapapunta ka dito, hindi ka pwedeng sabay-sabay ko yung papasok sa supermarket. Ang haba ng pila, mga friendship, ang haba. Kasi may distansya eh, 1 metro yung distansya ng bawat tao. Kaya bago ka makapasok sa supermarket, aabutin ka ng siyam-siyam. Ayun ang mga kaganapan dito. Ayan. Kaya, ayun. Pero at least nandito na ako, nakauwi na ako ng bahay. Nung pag-uwi ko at paglabas ko, walang nag-inspect. Nung pag-uwi ko,
At pagpunta ko, yung paglabas ko kagani ng day off ko, walang nag-inspect. Papakita ko sa inyo yung mga kaganapang kaganina kung ano na yung mga, kung ano yung mga nangyari dito sa Italia. Okay? Walang taong taba. Ayan, pati supermarket, may pila na rin. Hello mga friendship. Ganito na, medyo lumalala na ngayon ang sitwasyon dito sa Italia, dito sa lugar namin. Okay? Sarado lahat ng mga negosyo. Pera na lang yung supermarket, yung pharmacy, at saka yung bangko yata. Yun ang mga bukas. Pero lahat ng negosyo dito, sarado na. At saka yung sa supermarket, hindi ka basta-basta pwede pumasok doon. One by one ang pagpasok doon at napakahaba ng pila. Ang pila ay nasa labas, hindi ka basta-basta pwede pumasok sa loob. Kaya ayun, medyo malala na ang sitwasyon ngayon dito. Eto, day off ko. At saka bago ka lumabas, kailangan meron ka pang certificate na ipapakita dahil pagka sasakay ka ng bus, baka meron siya yung mag-control, mag-check kung bakit ka lalabas. Dahil bawal na rin lumabas ngayon. Hindi ka basta-basta makakalabas. Kaya ayan, kaya bago ako nakalabas, nahirapan muna ako. Humingi muna ako ng certificate. Buti, doon sa trabaho ko, meron akong kapitbahay na Pilipina. Ayun, nagpagawa ako ng certificate para makalabas lang ako. Kaya ayan, ngayon ang sitwasyon dito sa Italia. Medyo malala na rin. Napakatahimik pa mga friendship. Walang masyadong tao sa labas. Dahil natatakot din yung mga Italianong lumabas. Kaya ayan, napakatahimik dito ngayon. Yung mga nagtatrabaho sa mga opisina, eh hindi na rin sila lumalabas. Dahil nga sa takot nila dun sa dyan, dito sa coronavirus na laganap na. Kaya ayan, walang masyadong tao. Ayan. Lahat ng negosyo, pera na lang yung supermarket, yun na lang ang nakabukas. Napakahaba pa ng pila, kaya matatagalan ka. Pagka namalengke ka, matatagalan ka dahil sa haba ng pila. Kaya ayan. Yan ngayon ang sitwasyon dito. Ayan, wala kang makikitang tao. Kundi mga sasakyan lang, mga friendship ko. Ayan. Hello mga friendship. Eto, tingnan nyo, lahat sarado yung mga negosyo dito. Yan. Ayan, mga ano yan. Mga tindahan yan. Pero lahat sila sarado. Dahil lockdown nga dito. Ayan. Naka-lockdown ang lahat ng mga
negosyo dito. Sa supermarket nga, bukas nga, pero may pila. Ayun, may isang bukas. Pero sarado din, nakababa yung kanilang ano. Ayan, ito, sa Inchik lalo. Ayan, sa Inchik. Ayan, sarado talaga. Ayan. Siamo andando bene, 15 in terapia intensiva, 300 di mesi. E stiamo andando bene. Ito yung supermarket, ito yung bukas. Pero lahat na yan, hanggang dun. Sarado. Ayan, mga paligid, lahat sarado. Tsaka walang masyadong taong naglalakad, walang taong lumalabas dahil natatakot nga sila. Kami lang ang nandito sa labas. Kaming mga Pilipino. Ayan. Kaya ayan, medyo malala na rin ang sitwasyon ng coronavirus dito sa Italia. Ayan, lahat sila ayan oh, kita nyo. Ayan. Ito mga friendship, maski na meron din merong virus dito. Ang ganda pa rin naman ng mga bulaklak. Ito yung bulaklak naman ng nagbubulaklak na puno ng cherry, ayan, kulay violet. Ayan siya. Oh. Yan na lang ang maganda dito, yung bulaklak ng cherry. Maski na may virus. Ayan. Ayan. Ayan yung mga bulaklak. Tingnan nyo mga friendship, bawal na rin umupo sa may bandang unahan nitong tram na to dahil takot din yung mga driver na mahawahan, kaya ayan may harang sila, ayan may kadena. So ayan mga friendship, nakita niyo yung kaganapan dito kaganina nung lumabas ako, nung nag-day off ako. Ayan, pinakita ko sa inyo. Kaya katulad ng dati, tatapusin ko na tong aking video. Sana nasiyahan kayo maski kung ano lang tong aking na-i-video. Yun. Okay, so katulad ng dati, kung hindi pa kayo nakakasubscribe, paki-subscribe na lang at paki-pindot yung notification bell, kung pwede paki-share na rin. Okay, paki-pindot na lang yung notification bell para updated kayo palagi pagka meron ako mga bagong video. Mga bagong video. Maraming salamat sa panonood at magandang gabi sa inyong lahat. At ingat tayong lahat ngayon sa kumakalat na sakit na coronavirus. Yun lang mga friendship. Bye-bye. See you again sa aking next video. Bye. God bless us all.